Gusto mo bang manalo ng Molten Basketball, Running Shoes at Under Armour or KD Basketball Shoes? Nasa bandang huli ang video at nasa baba naman ang mechanics kung papaano. Yo mga idol! Maniniwala ba kayo na may kahinaan pa ang Lakers? Paborito silang manalo ngayong paparating na season pero may nakikitang butas sa kanila. Ang nag-iisa nilang kahinaan, ang kahinaan na maaaring magresulta sa hindi nila pagiging champion ngayong susunod na taon. Kung ano yan, samahan mo ako pagkatapos nito. Kapag pakikinggan natin ang karamihan, ang Los Angeles Lakers ang pinakapaboritong manalo muli sa susunod na season sa NBA. Sinasabi ng ilan na loaded na ang lineup ng Lakers. Nagawa nila ito ng paraan dahil naging aktibo sila nitong off-season. Una, nagawa nilang mapanatili si AD at KCP. Ganon din naman si LBJ sa pagpirma niya ng bagong kontrata. Naasungkit pa nila ang 6th man of the year na si Montrezl Harrell mula sa Clippers. Ang runner-up sa 6th man of the year si Dennis Schroeder mula naman sa OKC at ang dating defensive player of the year at NBA champion pa si Mark Gasol ay nagawa din nilang kunin mula naman sa Toronto Raptors. Isang underrated na veteran pa ang idinagdag ng Lakers si Wesley Matthews. Kay Matthews pa lamang ay punong-puno na ng experience. Napakahusay niyang tumira sa 3-point at napakahusay din naman niya pagdating sa depensa. Kaya walang duda, paborito talaga silang manalo. Last season, 3 beses lamang tinalo ang Lakers sa Western Conference Playoffs. 2 naman sa NBA Finals kontra yan sa Miami Heat. Kaya naniniwala ang karamihan na mahihirapan sa kanilang ibang koponan ngayon. Pero sa lahat ng magandang katangian ng Lakers, mayroon pa pala silang kahinaan. Ang kahinaan na nakita ng iilan, lalo na ang mga eksperto. Naisip nyo ba mga idol kung ano? Kung ano ang isang kahinaan ng Lakers? Ang isang kahinaan ng Lakers ay ang kanilang rebounding. Yes mga idol, rebound. 2 klase ng rebound. Isang offensive rebound at defensive rebound. Sa defensive rebound, medyo madali pa. Pero mahirap na kapag offensive rebound. Naalala nyo ba no, ang Lakers ay nasa kanila pa ang 2 top rebounding big men mula sa nakalipas na season, si JaVale McGee at Dwight Howard. Silang 2 ay pinakawalan na ng Lakers. Una ang 7-footer na si JaVale McGee. Na-trade siya papuntang Cleveland Cavaliers kapalit ng 2 player, si Alphonso McKinney at Jordan Bell. Kalauna naman ay natira lamang si Alphonso McKinney at pinakawalan si Jordan Bell. Pangalawa ang 6'10", 35 years old na si Dwight Howard. November 21, pumirma siya sa Philadelphia 76ers ng 1 taong kontrata. Hindi gaanong nagkagulo nang silang 2 ay pinakawalan ng Lakers. Hindi sila gaanong pinag-usapan. Pinag-usapan lamang silang 2 matapos makakuha ng kapalit nila. May mga tumaas pa ang kilay nang makita at malaman kung sino ang kapalit kay Dwight Howard at JaVale McGee. Abay, hindi naman masisisi ang Lakers dahil hindi nila kayang kumuha ng big man na masyadong malaki ang kontrata. Ang pera kasi nila ay nakalaan na kay KCP, AD at LBJ. Kaya isang veteran salary at hindi kalakihan gaya ng kay Montrezl Harrell. Magiging effective naman si Gasol dahil sa kanya lalawak ang laruan at galawan ni LBJ at AD sa loob. Mahusay ding pumasa, tumira sa 3 at syempre dumipensa. May kabagalan na nga lamang ngayon si Mark Gasol. Hindi na katulad ng dati dahil 35 years old na ngayon si Gasol. Kaya nga lamang sa loob ng 35 minutes siya ay last season nakakakuha lamang ng 8.5 rebound. Siya ay pang 57 last season kung ang pag-uusapan ay ang haba ng minutong paglalaro.
At kung ipagkukumpara naman natin kay Dwight Howard, panglabing isa sa NBA in rebound sa 36 minutes at 14 kung rumibound. Si Jamal McGee naman ay nasa 16th na may 12.4 rebound kung pagkukumpara sa 36 minutes na paglalaro. Kung si Harrell naman, 9.2 rebounds per 36 minute. Nasa 48 si Harrell sa NBA. Kaya lamang ay 6'8 si Harrell. Medyo may kaliitan para sa sentro. Magagamit at mapapakinabangan ng gusto si Harrell kapag small ball lineup ang kalaban. Pero kapag big man na ang katapat niya, at gaya ni Nikola Jokic, Rudy Gobert, Joel Embiid, DeMarcus Cousins at iba pang malalaking big man, nakikita ko na kailangan niya ng double team at maaari pang magresulta sa open area ng kalaban. Ibig sabihin lamang niyan, ang Lakers ay hindi nagpapakita ng single dominant rebounder sa big man position. Alalahanin natin na hindi na dominante ngayon si Marc Gasol. Okay lamang sana dahil nandiyan naman sa Lakers si Anthony Davis. Pero paano kung nakaupo na si Anthony Davis sa bench at nagpapahinga? Kailangan ng dominant big man ng Lakers para sa rebound. Ibig sabihin lamang niyan, mababawasan ang offensive at defensive rebound ng Lakers. Madalas last season mga idol sa Lakers ang footback at ang lob pass points. Dahil na rin kay Howard at McGee at kay AD. Pero sa tingin ng ilan, mukhang hindi na tayo gaanong makakita noon. Pero sa tingin ng Lakers ay hindi na ito gaanong problema. Dahil nga naman, nakakuha naman sila ng pamalit sa big man. Sa ngayon, ang Lakers ay may most dominant duo sa liga, si AD at LBJ. Silang dalawa ang nangunguna sa ESPN Top 100 NBA Players. Pero meron din naman ang kalaban nila. Kawhi Leonard, Paul George sa Clippers, Kevin Durant, Kyrie Irving sa Brooklyn, at marami pa. Kaya ang lack of rebounding ang isa sa magiging problema ng Lakers. Defensive man yan o offensive rebound. Tandaan lamang natin mga idol, kapag hindi nagawa ng Lakers ang kanilang inaasam na back-to-back, ang maaaring tingnan na dahilan ay ang numero sa rebound. Defensive man yan o offensive rebound. Dahil ngayon halos wala na talagang kahinaan ang Lakers. Yon mga idol, kung ikaw naman ang tatanungin eh, may kahinaan pa ba ang Lakers? Sino naman kaya ang pwedeng ipalit? Makakuha lamang ng isa pang dominant big man. I-commento mo agad yan sa ibaba mga idol at sana nagustuhan mo ang video. Like and share mo na. Mag-subscribe ka na rin. Hit the bell, select all para sa future video ay kasama ka. Yon mga idol, dahil sa inyong request, magpapatuloy ang ating giveaway ngayong December. At sa December 23, malalaman ang tatlong mananalo mga idol. Yung para sa inyo ito. This time, mamimigay tayo ng isang bola, isang running shoes para sa mga hindi nagbabasketball, at isang Under Armour o Kevin Durant basketball shoes. Mamimili lamang ang mananalo sa first prize. Brand new at original ang mga yan, at tatlong lucky subscribers ang mananalo. Wow! Unang gagawin, mag-subscribe lamang, pindutin ang notification bell kung hindi ka pa nakasubscribe. Pangalawa, mag-post ng videong ito sa inyong Facebook wall. Pangatlo, mag-comment ka ng kahit anong related topic sa ating latest video. Alright na! Kasali ka na!